Yo, good day everyone, Skyler pa here, man cannot ride. Welcome to another voice over video. Ito ay dahil meron tayong nireplyan, meron tayong natanggap na mensahe na naman sa Facebook ng Man Cannot Ride. Nireplyan ko na to, gusto ko lang i-share sa inyo. Okay, so ito yung sinabi nung message, sabi niya. Okay ang mga videos mo, nakakahinayang nga lang na wala kang audience. Yung mga naka-lower CC na motor, hindi makarelate sa mga info mo. Yung mga big bike riders naman, walang interesado sa mga proper riding skills na pinagsasabi mo. Yan ang katotohanan ng ating riding community. Pero sige, gawa ka lang ng videos. Your channel, your rules. Godspeed. Okay. Ito, ito yung dating nag-message rin sa akin at saka nagbigay ng feedback na sabi niya, hindi ko na daw mapipigilan yung mga nasa Marilaki kasi mga naghahanap daw yun ng mga thrill at saka adrenaline rush. Mayayaman daw yung mga yon, pwedeng mag-track. Pero mas gusto pa rin nila yung merong adventure, yung daw merong thrill pag nasa public road sila, nagiging reckless. But anyway, it's the same person, so medyo suki na natin to. Okay, so sabi ko sa kanya, thank you for your message, na-appreciate ko yung feedback mo, at actually naniniwala ako dun sa lahat ng sinabi niya. Naniniwala ako na ang mga info na binibigay ko sa channel na ito ay hindi basta-basta makaka-relate yung mga scooter riders tsaka mga underbone riders, yung mga lower CC or mga standard o yung ibang motor, ibang tipo ng motor. Dahil, paano ba? Yung mga sineshare ko kasi ay galing sa sarili kong karanasan, wala naman akong ibang motor. Iisa lang ang motor ko. Yan lang yung motor ko. Si Octavia, my CF Moto 400NK. Paano ko mag-share ng something na makaka-relate ang isang scooter rider? Wala naman akong scooter. Hindi naman ako nakakapag-test ng scooters. Wala namang gusto magpahiram sa akin ng mga test bikes. So, at saka ang isa pa, hindi rin naman ako interesado sa lahat ng mga tipo ng motor. Mas interesado ako sa scooters kesa sa underbone. Kung mag-lower CC ako, city bike, mas pipiliin kong scooter kesa sa underbone. But anyway, I digress. Lumabas tayo sa usapan. Tama siya na mahirap makarelate yung mga lower CC riders sa mga info na binibigay ko. Siguro hindi ko naman kasalanan yun na ang isineshare ko is yung karanasan ko lang na based on my riding, ang ride ko nga ay big bike. So, siguro pag nagkaroon ako ng pagkakataon na makapag-ride ng lower CC na scooters or underbone motorcycles, magkakaroon ako ng mga videos kung saan makaka-relate yung mga scooter riders at mga underbone riders o yung mga lower CC, lower displacement ang mga motor. Ayun. Tsaka isisingit ko lang to, ang isa pa kasi yung mga general topics na nakikita kong pumapatok sa mga videos ng mga moto vloggers ay yun yung mga topic na wala akong alam, like aesthetics, pagpapaporma, pagbibihis ng motor, mga accessories, wala akong alam sa mga ganyan. So wala talaga akong ma-share dun sa mga topics na sikat. Ang kaya kong i-share ay yung mga topics na nararanasan ko, natututunan ko at inaaral ko from motorcycle riding instructors online. So hindi ko siguro kasalanan yun. Pero syempre, again, I'm open to improvements, room for improvements on my part. Kasi nga, if I want to promote riding, naniniwala din ako na dapat maging holistic rider ako. Ibig sabihin, dapat magkaroon ng variety yung mga isishare ko. Kumbaga, hindi lang naman mga big bike riders ang dapat maging safe sa daan, di ba?
mas kailangan nga maging safe yung ating mga scooter riders at mga underbone riders, dahil sila yung nasa serbisyo, sila yung nasa industriya ng yung sa mga motorcycle taxis, sila yung araw-araw nasa daan, sila yung mas nangangailangan ng sapat na training and education tungkol sa safety. So siguro tama nga rin na dapat gumawa ako ng paraan para ang mga ilalabas ko mga videos ay makaka-relate yung mga scooter riders at mga underbone riders. So siguro dapat bumili ako ng second hand na scooter at second hand underbone, or kung merong magtitiwala sa akin na magpahiram ng mga test bikes nila na lower cc scooters and underbones, edi yun, siguro makakasingit tayo ng mga reviews o mga first impressions o kung ano man. And that goes to the next point, yung sinabi niya na yung big bike riders na tinatarget kong audience, eh wala naman talagang nanonood sa kanila. And I know that for a fact na mas maraming nanonood sa mga videos ng Man Cannot Ride na ay mga hindi naka-big bikes. Actually, sa tingin ko nga, walang nanonood sa mga videos ng Man Cannot Ride na naka-big bike. And yes, tama yung sinabi ng ating kaibigang nagmensahe na wala kasing interesado sa mga proper riding skills na yan pag naka-big bike. Ito ha, passing tabi na lang ha, pero napapansin ko kasi kadalasan sa mga big bike riders eh nangingibabaw yung pride na uy, naka-big bike ako. Diba? Nangingibabaw minsan yung yabang na oh, naka-big bike ako, nakamit ko yung pangarap kong motor, big bike, ganyan. So, I mean, nangingibabaw yung ego, yung yabang, yung pride. Kaya wala na silang panahon para mag-focus sa safety, proper riding skills. Eh yung safety at proper riding skills, ang kailangan nun is humility. Kailangan magpakumbaba ka. Kailangan matuto kang mag-aral o matuto ka na sabihin sa sarili mo na, uy, kailangan ko mag-improve. Eh kadalasan sa mga big bike riders na ngayon natin, ang feeling nila, ang gagaling na nila eh. Ano ba yung hilig nilang gawin sa daan? Diba? Magwaswas sa expressway. Magbanking-banking sa mga mountain roads at kung saan may kurbada. Tapos makikita mo sila, pag nagsama-sama, ang iingay, bombahang-bombahan, na wala namang silbi. Diba? Ang mga pinaggagawa nila sa motor nila ay wala namang kaugnayan sa safety, wala namang kaugnayan sa performance. Walang nagpo-promote ng safety. Walang nagpo-promote ng para sa performance. Suspension tuning, tire quality, tire grip, engine, blah blah blah, kung ano na pa man. So tama na yung mga big bike riders natin ngayon dito sa Pilipinas, eh yung kanilang interest ay nasa mga bagay na walang kaugnayan sa safety and proper riding skills. So wala talaga, walang manunood sa akin na big bike, walang manunood sa mga videos ng Man Cannot Ride na mga big bike riders. Kung meron mong mapasilip o mapaklik, hindi nila papanoorin yung videos kasi hindi naman talaga sila interesado sa ganun. Well, hindi ko rin kasalanan yun, pero syempre, as a content creator, I should find ways on how to engage them, yung target audience ko. Kasi naniniwala naman talaga ako na yung mga isineshare ko dito ay meron namang silbi. kasi yun ang naramdaman ko sa sarili ko eh. Sabi ko nga, kamote din ako dati. Sa sasakyan pa lang since 2006, since 1991, sa tricycle pa lang, kamote na ako. Sa bisikleta pa lang since 1981, eh kamote na ako. So, nung natuto ako ng road safety at saka ng proper riding skills, naramdaman ko na pwede palang magbago. Pwede palang mag-improve ang isang dating kamote. So, sabi ko, why not i-share ko? Baka meron akong makumbinsin na magbago o na mag-improve din. Eh, tingnan natin. Again, maraming salamat sa mensahe mo. Suki. Mabuhay ka. Okay? No, really, I'm not joking. I really appreciate it. I'll see you on the next video.